Good morning! Palakpakan naman natin yung lahat ng naging kasama ko dito. So, kay Upline Buddy, ang aking mahal na asawa, palakpakan nyo, sumakitian nyo ba? Katatawa? Oh, yan ang reason kaya ayaw ko na siyang mag-abroad. Kasi, pag araw-araw ganito yung kasama mo, ang saya ng buhay, tama? So, papayagan mo pa bang mag-abroad? Hindi na. Kaya nagseryoso ako sa Ifern. So, palakpakan din po natin, Upline Christina, ang tenor. Grabe, isa sa pinakamabilis din po dito sa Ifern. So, syempre, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Okay, bakit? Kasi, nagulat kayo, parang comedy bar yung napasukan nyo. Yan yung reason bakit ako na-hook sa Ifern. Bakit ako nagseryoso sa Ifern? Kasi, every time na umaattend ako ng event ng Ifern, sumasaya yung buhay ko. Na-experience nyo siya today, tama? Okay. Pakilala muna ako. Ako si Cecil Yaco Rances, para sa mga hindi pa nakakilala. Taga Puerto Galera ako, and misis ako nung unang nagsalita ni Upline Buddy. Okay. Ngayon, sino ba ako before ako nag-Ifern? Ako, before ako nag-Ifern, by profession, chemical engineer. Sino dito ang nakatapos? Taas ang kamay. Okay, mag-a-agree kayo. Pinilit niyong matapos yung ating kurso kasi sabi ng magulang natin, mag-aral ng mabuti. Tama? Para magkaroon ng magandang trabaho. Ang magulang ko, hindi ganun ang sinabi. Ang sabi lang ng nanay ko, mag-aral daw ako mabuti para hindi ako maloko. Kasi, totoo, di ba? Literacy. Buti na lang, hindi niya sinabi sa akin na mag-aral ng mabuti para magkaroon ng magandang trabaho. Kasi, two years pa lang ako dito sa Unilab. Familiar kayo? Dito sa crossing. Sabi ko, 2 years akong engineer sa Unilab, maaga kong fire out ang Unilab. Bakit? Mag-a-agree kayo. Nung nagkatrabaho na kayo, di ba pareho mo lang yung tambay, wala ka pa rin pera? Agree? Taas ang kamay na nag-a-agree. May trabaho ka, pero pareho mo yung tambay, pareho kayong walang pera. Tama? Oh, kaya ang ginawa ko, nag-resign ako sa Unilab. Lumipat ako ng Universal Rubina. Yung gumagawa ng mga piatos. Alam niyo ang trabaho ko doon, tagatikim lang ako ng chichirya. Yun ang aking trabaho doon, quality assurance. Tinitingnan ko lang, tinetest ko lang kung yung asim, yung alat ng chichirya. Nagka-UTI ako doon, nag-resign. Hindi ko na tolerate eh kasi bawal sa akin chichirya. Ayun nandun, walang nagbabawal. Kinakain ko yung gabundok na chichirya. Ang dami, unlimited. Magka-UTI ako, resign. Bumalik uli ako ng Unilab kasi nandun yung asawa ko. Mag-asawa kaming nasa Unilab. Okay, ngayon, bakit ko kinikwento? Kasi baka sa party ng life ko, makarelate kayo. Ano? Ulitin ko, pagka walang trabaho, walang pera, tama? Nung magkatrabaho, wala pa rin pera. Ang malupit pa, yung tambay, nakakatong it pa. Tama ba? Nasaan ang hustisya? Gets nyo? So, pero syempre, nangangarap tayo, hindi natin binibitawan yung pangarap natin para sa pamilya. Ngayon, kung ikaw naman, katulad ko na din noon na may trabahong maganda, may malaking sahod, pero kulang at kulang, iniisip mo, baka kailangan mag-abroad ka or magkaroon ng negosyo. Tama? Nandun ba kayo sa status na yon? Okay. So, ginawa namin yon, nag-abroad ang asawa ko, nag-seaman. Ako naman, umuwi ng Mindoro, nag-negosyo. Kasi yun yung option kapag ka malaki na yung sahod mo, tapos hindi pa rin sapat. Di ba yun ang naiisip mo? Mindset lang naman kasi yan eh. Okay, ngayon, nung nasa barko na siya, at ako naman nagninegosyo, ganun pa rin, kapareho pa rin namin yung tambay, wala pa rin pera. Ngayon, ano ang naiisip ko? Baka kasi, small time yung business na pinasok ko. Ganun din ba kayo? Nag-try na kayo ng sari-sari store? Sino nag-try? Taas ang kamay, sari-sari store. Ako, nag-try ako ng sari-sari store, ang dumami sa amin, notebook. Hindi pera. Tama? Okay, mabait. Pag mangungutang, pag singilan, wala na.
Okay. Sino nag-try ng ano, restaurant? Nag-try ka ate ng restaurant? Kantin, karinderya. Taas ang kamay, huwag kayong mahiya. Okay. Agree kayo? Para kang servidora ng bayan. Pag nag-absent ang cook, kahit di ka marunong magluto, magluluto ka. Tama? Okay. Sino ang nakapag-try magkaroon ng lendingan? Taas ang kamay. Kasi sabi sa akin, pag pera daw, lendingan, maganda daw negosyo, maganda nga. Kahit nasa dulo ka pa ng daigdig, hahanapin ka ng nangungutang. Pero ang kalalabasan, barangayan. Wala pa rin pera. Okay. Sabi ko nung time na yun, baka kaya ganun dahil small business, small time. Actually po, kahit hindi traditional, eh tagdan kahit traditional pa siya, ang nasa isip ko, baka kasi maliit ang puhunan ko, kaya maliit ang kita. Actually, hindi nga maliit ang kita eh, walang makakita. Tama ba? Pag maliit, yung maliit na negosyo, maliit din yung kita. Yun ang mindset natin. Kaya ang ginagawa natin, maghahanap tayo ng bigger business. Baka kasi kulang ako sa kapital, kaya kulang ang aking income. Yun ang mindset natin. Kasi nga lahat tayo, sariling diskarte, di ba? Wala naman nagtuturo. May nagtuturo ba sa atin? Wala. So, nung time na yon yun ang naiisip ko. Baka kailangan kong lakihan ang kapital ko para umunlad ang buhay namin. Lumaki ang kita. Anong ginawa ko? Nag-engage ako sa dealership ng mga gasolinahan. Okay. Nakita ko ngayon yung milyon. Milyong kapital, 4 na milyon ang isang gasolinahan. So sabi ko nung time na yon, nasunod ko na yung gusto ko. Na malakihang business, makukuha ko na yung malakihang income. True naman, nakuha ko naman. Nakukuha ko siya, pero alam nyo ang hindi mo na makukuha pag malakihan na. Hindi mo man na mahagilap ang katawan mo. Kasi may day off ang empleyado, ikaw wala. Taas ang kamay ng may negosyo. O, tama, di ba? Nakakapag-day off sila, ikaw? Hindi. Wala kang karapatang mag-day off. Ang malupit, hindi mo pa rin nakukuha yung pangarap ng pamilya mo. Pero labas ka ng labas ng kapital. So, dumating ako sa point noong 2018, kine-question ko na yung sarili ko. Kung kayo ngayon, nandun sa point na yon, na-try mo ng lahat, tambay, empleyado, small business, big time business. Kung na-try mo yun na yung lahat ng yun, yung apat na yun, and nandito ka sa point na tinatanong mo na yung sarili mo, anong kulang sa akin? Bakit hindi ko matupad ang pangarap ng pamilya ko? Tama? Nandun na ba kayo sa point na yun? Yung kine-question mo na, nagkakaedad ako, pero yung laman ng bangko ko, hindi na dadagdagan. Pag nandun kayo sa point na yon, parehas tayo. May kulang. Tama? Taas ang kamay, nang gano'n na ang nararamdaman. May kulang. Aminin nyo, alam nyo kasi pag hindi nyo yan inamin, hindi ko kayo matutulungan. Walang makakatulong sa taong ayaw magpatulong. So ako nun, alam ko sa sarili ko, may kulang. So nakakatuwa, naging member kami ng Ifern 2017, ikwento naman ng asawa ko, bigla lang kami naging member. Ano, buti na lang ganun siya eh. Kung nagkataon, hindi kami nakapasok sa Ifern. Gumaling na yung anak ko ha, 2 years na, magaling na yung anak ko ng 2 years, hindi ko pa rin alam ang business ng Ifern. Nalaman ko lang ang business ng Ifern nang pumunta ng Puerto Galera si Sir Tom. Na-meet ko siya sa Puerto Galera and in just 15 minutes na binigyan ako ng time ni Sir Tom, nagising ako. For the first time in my life, may nagpayo sa aking bitawan ang gasolinahan. Yes. 15 minutes lang kaming nag-usap, pero siya lang ang kaisa-isahang tao na nagsabi sa akin, bitawan mo yung mga gasolinahan mo, mamamatay daw ako sa stress doon pag hindi ko binitawan. For the first time, may nakaunawa sa pinagdadaanan ko. Kasi lahat ng tao sa paligid ko, ang payo, huwag mong bitawan yan. Kawawa ang empleyado mo. O, tinan mo, ikaw, madam, kung nagkataon sa'yo, humingi pala ng payo nun, ganun din ang payo mo sa akin. Bakit? Kasi yun ang common mindset ng mga common na tao. Tama ba? Yes, totoo yun. Alam niyo ang malupit? Sabi ko sa kanya, anong kulang sa akin? Tinanong ko siya, anong kulang sa akin? Di ba sabi magsipag daw, yayaman? Oh, di ba, narinig niyo yun? Oh, magsipag daw, yayaman. Imposible namang sa loob ng kwarto na to, mga tamad.
Yung pumunta na nga lang dito, kailangan masipag mo na eh, tama? Oh, magsipag daw yayaman, eh bakit hindi pa rin mayaman? Oh, pangalawa, sabi daw maging madiskarte. Imposible naman nung time na yun, ako hindi madiskarte. May gasolinahan ako, may restaurant pa, may tirada resort, may lindingan pa, may puguan pa. Ay, gets nyo yun? Oh, nasa akin. Oh, ngayon sabi, magkaroon daw ng maraming pera, yayaman. Naririnig nyo yun? Imposible namang wala akong pera nung time na yun. May benta ang gasolinahan, may benta ang ganito, may benta ang ganyan, may padala pa ang asawa ko. Oh, di ba? Ang malupit, ang padala niya, kalahating milyon kada buwan. Yes! Pero, hindi kami yumaman. Nasa amin, yung tatlong yon. Okay? Eh, lalo na. Kung halimbawang wala sa iyo, yung tatlong yon. Nag-gets nyo? Di ibig sabihin, mas malayo ka pa dun sa katotohanan. Tama? Ay, sa amin nga, na nasa amin na yung tatlong yon, hindi ko pa rin nakuha yung pangarap ng pamilya. Alam ba kung anong pangarap ng pamilya namin? Makumpleto kami. Yun lang ang gusto ko. Makumpleto kami kasi mula nung ikasal kami, hindi naman kami naging mag-asawa. Lagi akong kabit ng barko. Totoo! Totoo, sino asawa ng seaman dyan? Diba, pauwi pa lang mayroon ng pabalik? Parang ikaw pa ang, bawal mag-away. Tama, diba, bawal mag-away kasi isang buwan na nga lang ang naririto sa Pilipinas, mag-aaway pa. Plastic yung relationship. So, ang pangarap ko is mabuo ang pamilya namin, pero hindi ko makuha kahit nasa amin na yung tatlong bagay. Masipag, madiskarte, at maraming pera. Alam mo ang sabi sa akin ni Sir Tom? Kasi Cecil, masyado mong pinahirapan yung sarili mo. Gusto mo palang yumaman. Ba't hindi ka nagpaturo sa mayaman? Tama, di ba? Inokray niya ako ni Sir Tom. Ang sabi niya sa akin, kaso wala kang kakilalang mayaman. Alam mo, yung first time mo siya na-meet, hindi ko nga alam na siya ang apo ni Lucio Tan. Hindi ko nga alam na siya ang may-ari ng Ifern. Na-meet ko lang siya doon, nag-mentor siya. In just 15 minutes, ganun yung sinabi niya sa akin. Bitawan mo mga gasolinahan. Ang sabi pa niya sa akin, eh kasi wala kang kakilalang mayaman. Ako mayaman, kaya kitang turuan. For the first time, may nakilala ba kayong mayaman? Okay. Okay, ngayon sasabihin ko, ako mayaman, kaya kitang turuan. Oh. Gets nyo? Yun ang makukuha mo sa Ifern. May magtuturo sa iyo para yumaman. And yun ang part ko ngayon. Ituturo ko sa inyo paano yumaman. Nang mabilis sa Ifern. Kasi kailangan mo lang naman siyang maintindihan. And I will make it very, very basic. Okay. Mag-uumpisa ako sa tanong. Sino dito ang hindi naliligo at hindi nagtututbrush? Meron? Pwede nang lumabas para hindi ka na yumaman. Kasi hindi ko kakayaning tulungan kung hindi ka naliligo at hindi ka nagtututbrush. Yun lang ang kailangan mo sagutin. Di ba nakakatawa? Natawa kayo, tama? Okay. Meron akong ililista. Sabi daw magsulat eh. Okay. Umpisahan natin ha. Tambay. Lagyan ko na ng initial para ma-ano, empleyado. Traditional na negosyante. Ifern. Sa mga yan, sino dito ang naliligo at nagtututbrush? Sabon and toothpaste, ha? Sino? Oh, check. Tama? Okay. Tanungin mo, kung ikaw ay tambay, naliligo ka. Kung empleyado, naliligo. Nagtututbrush. Plus, nagka-pandemic pa. Tama? Nadagdagan tayo. Vitamins. Tama? Sa lahat ng to, lahat yan, naliligo, nagtututbrush, umiinom ng vitamins. Ang tanong lang, right now, taas ang kamay ng invite. Yung hindi pa member. Okay, pipili lang ako ng isa. Madam, yung ginagamit mo ngayon, Ifern na ba? Hindi pa. Okay, leading brand yan right now. Tama? Hindi mo na ako babanggit ng pangalan ng mga brand. Basta ang alam ko, leading brand yan. May commercial sa TV, tama? Okay. Ilan taon ka na, madam? Mas may edad ka sa akin, tama ba? Okay, ako 38. Oh, so tama. Sa 38, ako po 38, negosyante kasi ako. Mahilig ako sa numero.
Kasi ang katwiran ko lagi, numbers don't lie. Okay. Sa edad kong 38, kinumpyot ko lamang po ay sabon at toothpaste. Yun lang, dalawang yun ha. Hindi ko pa kinumpyot yung vitamins. Kasi nung sumali kami sa Ifern, hindi pa naman uso yung pandemic. Wala pang COVID. So ang kinumpyot ko na lamang is yung toothpaste and yung sabon. Ang nagastos na namin dito, sa akin pa lang, 1,000,000 na. Kasi mas mataas yung klase ng toothpaste na ginagamit namin and mas mataas yung klase ng sabon na ginagamit namin kasi allergy yung mga anak ko. Okay. Sa 1,000,000 na yan, akin lang yun. Paano pa yung family ko? Tama, may, ang pamilya mo naligo din, di ba? Oh, ay, hindi, lampas ka, pareho tayo, 1,000,000. Ay ngayon, ang malupit, doble ka. Kasi ang edad mo, doble nung akin. Tama, di 2,000,000 ka na. O, kaya nga po, ibig ko lang sabihin, kung ako 1,000,000, tapos pareho tayo ng dating brand, yes. Pero alam nyo, ito lang ang naintindihan ko sa Ifern dahil negosyante nga ako. Tinawanan nyo yung tanong ko kung naliligo at nagtututbrush, tama? Pero alam nyo ba kung gaano kalaking pera ang umiikot sa dalawang product na yun? Kasi bakit? Walang hindi naliligo at walang hindi nagtututbrush. And right now, wala ding hindi umiinom ng vitamins. Ang difference lang nito mga to, ito gumagastos, tama? Gastos. Ito ganun din, may gastos. Pero ito may plus. Bakit? Kung Ifern brand ang ginagamit mo, may income ka dyan. So yung lahat ng uminom ng kape kanina, may kumita dyan. Tama? Yung lahat ng naligo kanina na ginamit ay Aurora soap, may kumita dyan. Nagigets niyo ang ibig kong sabihin? So kahit ano pang antas mo sa buhay, nakapagtapos ka man or hindi ka nakapagtapos, maligalig ka man or hindi ka maligalig, mabait ka man or hindi ka mabait, pasok ka sa Ifern. Okay? Kasi ang gagawin mo lang naman, from leading brand, shift ka to Ifern. Okay? Bakit kailangan mo mag-shift? Pag nag-shift ka sa Ifern brand, yan yung mga nakikita niyo mga product na yan. Pag nag-shift ka dyan, mamimili ka lang naman, di ba? Binanggit kanina. 8-5. Ito, 1 month na gamitin. 1 month supply ng product, advance purchase. Next, 25-5. This is 3 months. Tama? Meron din namang 59,500, 6 months. Okay. And ang pinakamalupit, yung kinuha namin. 300,000. Ito ay pang 12 months. 1 year supply ng product. Ngayon may magtatanong sa akin, bakit naman anong dami mong binili? Sabon, toothpaste, lotion, vitamins. Babalik ulit ako sa tanong ko kanina. Naliligo and nagtututbrush ka ba? Bakit? Anong petsa ngayon? May 2022 up to May 2023, liligo ka pa ba? Magtututbrush ka pa ba? Iinom ka pa ba ng vitamins? Yes, ang sagot. So kahit hindi ka mag-Ifern, ang pera lalabas pa rin. Alam niyo kung saan pumunta? Sa supermarket. Sa grocery, ang ibibigay lang sa inyo, thank you, come again, na resibo. Tama? Pero sa looban ng 12 months na to, wala kang naipundar na negosyo. Tama? Oh, yun ang nakita ko. Kasi nga, di ka sabi ng asawa ko, negosyante ako. Nagdadalar-dalar ang mata ko pagkitaan na. Kung saan may pera, go ako. Alam nyo ang malupit? Kahit alin ang piliin mo dito, may negosyo kang maipupundar. O ngayon, bakit kinakailangan ito ang piliin? Bakit? Kasi mula sa pagiging tambay,
mag-shift ka kagad sa pagiging negosyante. Shift ka kagad. Oh, mag-compare tayo. Itong traditional business and itong Ifern. Pagdating sa kapital, magsabi kayo ng traditional na negosyo na nakikita nyo sa labas. Tingin tayo doon. Jollibee. Magkano ang kapital sa Jollibee? Oh, 50 million. Tama? Ano sabi ko sa Ifern? 300,000. Alin ang kayang gawa ng paraan? 50 million o 300? 300. Ang malupit, hindi naman ito kapital. Ito ay sabon, toothpaste, lotion, vitamin. Sadya mo siyang bibilhin. Tama? Pag hindi mo inilabas yan dito sa Ifern, lalabas ang perang 300, pero wala kang business. Tama? Ang malupit, di ba ito, kapital, ano? O, kapital. Ngayon, pagdating, ito ang pinakamatindi, yung ROI, return of investment. Kailan ko mababawi ang perang binitawan ko? Babalik ulit ako sa leading brand. Sa leading brand, bumalik ba yung 300,000? Hindi. Bumula lang yung katawan mo, pero walang bumalik kahit piso. Tama? Pero sa Ifern, may babalik agad sa iyong 74,000. Panalo, panalo, panalo. Kaya po ako, agad-agad, nung maintindihan ko ang Ifern business, kinuha ko ay family package. Hindi masa, ulitin ko ha, hindi masama ito ha. Hindi masama. Pang-umpisa. Pang-umpisa, pang-umpisa, pang-umpisa. Pero kung negosyo ang titingnan mo, dito ka. Okay, bakit? Sa Jollibee nga, 50 million. Mag-example pa ako ng isa pa na negosyo. Yung mga water refilling station. Magkano ang puhunan doon? Pag wala kang kalahating milyon, wala kang matinong water refilling station. Tama? Pero, ang ROI nun, babalik lang pag nakabenta ka na ng pagalon-galon na tubig. Ang isa pang best na example na ginagamit ko, paupahan. Yung mga building. Ang isang building, mahina ang 5 million na gastos sa mga paupahan. Tama? Pero ang tagal mo bago mabawi yung kapital. Samantalang sa Ifern, nagbitaw ka lang sa baba, 300,000. Bilang lang tayo ng ilang araw o ilang linggong encoding, may 74,000, may tseke ka kagad. Hindi mo pa nabebenta ang produkto. Ang product na dadating sa'yo, ang halaga, 308,000. Ulitin ka, nagbitaw ka ng 300, may tubo ka pang 8,000, kumita ka pa ng 74. Panalo o panalong panalo? May bonus pa. Yes! Yung insurance. May bonus siyang insurance na ang halaga 1 million. Plus, may accident, ano yun? Accident medical assistance na 100,000. Ang pinitawan mo, 300. Tumubo agad, ROI 74, product 308. Accident, debt. Debt ito ha. Insurance, 1M, and medical assistance, 100,000. Huwag mo nang pangarapin, Ari. Kasi ito'y ibinibigay. Ano? Ari na lang ang 308 and 74. Ngayon, sabihin mo naman sa akin, paano po wala akong nahanap na left and right? Ay, nagbitaw ho ako ng 300,000. Wala akong nahanap na 300, na left and right. Ay, bakit? Sa leading brand ka, may nahanap kang left and right? Nagets nyo? Leading brand man yan, or Ifern, babagsak ang 300. Pero, may mahanap ka man, o wala kang nahanap na lead natang dito na left and right, lalabas pa rin si 300. Nag-agree kayo? Ang point ko, kaya may mahanap ka o wala,
palitan mo yung ginagamit mo. Kasi napaka-imposible. Halimbawa, edad niyo ano lang nga po kayo? 50? 59. Pag umedad ka ng 80, ano yun? Wala ka pa rin nahanap na left and right? Nag-catch nyo? Okay, sabihin mo naman sa akin. Eh, kasi po, negative yung asawa ko. Kaya ayaw ko pong kumuha ng 300,000. Eh, bakit? Pag negative ba yung asawa mo, hindi ka naliligo? Eh, mas naliligo ka nga eh, kasi may asawa ka eh. Tama? Oh, sabihin mo naman sa akin, wala nga ho akong 300,000. Eh, bakit pag ubos na yung toothpaste, takbo ka sa tindahan? Ibig sabihin, hindi pera ang problema. Hindi ito. Ang problema ay mindset. Ito ang problema. Nagets po? Taas ang kamay na nagustuhan yung negosyo. Okay. Naniniwala ako sa kasabihan. Pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. Taas uli ang kamay nung hindi pa member. Hindi pa. Okay. Nagustuhan niyo yung business? Taas ang kamay kung nagustuhan. Okay. Kung nagustuhan mo yan, papalitan mo yung brand na ginagamit mo. Ang malupit, pag uwi mo ng bahay, di ba sabi ni Upline Chris, paraming magnenega sa'yo. Napakarami. Napakarami niyan, tututol sa pag-unlad mo. Pero pakatatandaan ninyo, walang basher na mayaman. Tama? So, ba't ka magpapa-apekto? Diba? Ulitin ko ha, walang basher na mayaman. Kaya kanyan ibabash, kaya kanyan pipigilan, kasi ayaw niyang umangat ang buhay mo. Okay, meron naman nagsabi na naman, eh, kontento na ho ako. Hindi naman ako naghahangad na yumaman. Eh, bakit? Pag gano'n na ba yung pananaw mo, hindi ka naliligo? Niligo pa rin ba? Kahit ayaw yumaman? Sa akin po, walang lusot. Ang pwede lang talagang makalusot sa amin, yung hindi naliligo at hindi nagtututbrush. Agree? Ngayon nga, nananalangin kami ng another strand ng COVID. Alam nyo kung bakit? Mas malakas ang Ifern pag may COVID. Joke lang yun. Ang ibig ko lang sabihin, yung ginagamit ninyo, kayo naman ang kumita. Pwede ba yun? So kung wala ka pang 300, 85. Tama, pwede? Oh, 25-5. Ang importante, nasa isipan mo, yung 300,000 tatapusin mo. Diba? Okay, ngayon, sasabihin mo naman sa akin, oy upline, sa dami niyang product na yan, hindi ko ho na ibenta, hindi ko nabawi yung 308. Tama? Eh bakit sa leading brand, binenta mo ba? Nabawi mo ba? Hindi. So ang ibig ko lang sabihin, huwag niyong tingnan yung mga bagay na yon. Pag ako po nagpe-present, inihiwalay ko yung salitang networking. Maraming aayaw, tama? Kaya lamang aayaw suportahan or samahan si kaibigang nag-imbita dahil ayaw ng networking. Kesyo mahiyain, tama? Mahiyain, walang pera, galit, ayaw ng mister, ayaw ng missis, lahat yan madaming pwedeng idahilan dahil ang tinitingnan ay networking. Sa amin po, hindi networking. Palitan mo lang yung brand na ginagamit mo. And kung ready ka ng mag-networking, saka tayo mag-usap. Agree? Okay. Kakilala niyo yung may-ari ng leading brand na ginagamit mo, madam? Madam, 59 years old? Kakilala mo po yung may-ari ng leading brand? Hindi. Sino po nag-invite sa inyo? Kakilala niyo po siya? Kaibigan. Okay. Yung may-ari ng leading brand, di mo kakilala, tama? Saan ka susuporta? Ah?
ang galing. Kaya kayo magkaibigan. Kasi palabiro siya. Di ba? Ganon talaga. Di ba ganon ang magkakaibigan? Bully. Di ba? O, yun ang mga totoong kaibigan, bully. Nakidnap pala to. Alam, sa totoo lang, yung napuntahan ninyo, kahit nakidnap kayo, mabuti ang intensyon ng kaibigan nyo. Kasi marami naman siyang pwedeng kidnapin. Diba? So yung lahat ng naimbitahan, magpasalamat. Pwede po ba magpasalamat kayo dun sa taong nag-invite sa inyo? Pwede ba? Oh, magpasalamat kayo. Alam nyo kung bakit? Yes. Kahit wag mo nang tingnan muna yung pagyaman. Kahit alisin mo lang muna yung salitang yaman. Kasi marami na overwhelmed dyan eh. Yung yaman-yaman, million-million. Marami na overwhelmed dyan. Lalo't yung mga naku-culture shock sa network marketing. Kasama ka. Ganito po. Yung ating ano, wag na muna yung yaman-yaman. Kaya kayo ngayon kailangan magpasalamat kasi concern yung kaibigan nyo, yung gastos ninyo everyday, gusto niya maging negosyo mo. Yun pa lang eh. Yung ang hangad niya, hindi ka na gastos, 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 gastos. Kung ikaw ay katulad ko na utak negosyante, tingnan mo ang presyo ng mga gasolina right now. Tumingin ka sa lahat ng gasolinahan, ang tataas ng grade nila. 84, 82, may napunta pa kami, 92. Abay, maya-maya, cum laude na yan. Tama? Pag yan, maging cum laude, yung income mo kaya right now, sasapat pa? Hindi na. Let's be practical. Kung ayaw mo magnegosyo, kung ayaw mong yumaman sa Ifern, kung ayaw mong gawing business, at least man lang sa ginagamit mo, may kita ka. Agree? May balik kahit piso. Kasi tanggapin natin ang katotohanan, habang buhay ka ng maliligo, magtututbrush at iinom ng vitamins. Okay lang sana kung hindi mo ginagamit. Tama? Pero ginagamit mo siya. This time, ikaw naman ang makinabang sa produktong ginagamit mo. Tama na ang tindahan. Ngayon, may ikalawang kailangan mong ipagpasalamat. Ngayon, hindi pa mayaman yung nag-imbita sa'yo. Tama? Maaari nag-uumpisa pa yan. Ngayon. Pero pag yumaman yan, kaya kailangan mo magpasalamat, damay ka sa pagyaman yan. Kaya kailangan mo magpasalamat. Bakit? Gustuhin mo man or hindi mo gustuhin, pag yumaman yan, damay ka, pag sumuporta ka. Kasi hindi ka naman pwedeng burahin dun sa network niya eh. Mayaman ako, burahin mo nga yan. Hindi, damay ka. Alam niyo kung bakit? Ang asawa ko, di ba binanggit kanina, ayaw niya ng networking? Ay, no choice siya, inilagay ko siya eh, kasi kasama siya dun sa family package eh. Agree? Hindi nga niya alam na member siya, inilagay ko lang eh. Pero nung yumaman ako, yumaman din ba asawa ko? Yes! Kaya ngayon pa lang, pasalamatan mo ng bonggam-bongga yan nag-invita sa'yo. Napakaraming kaibigan, kakilala, kamag-anak na pwede naman niyang kidnapin, but ikaw? Diba? So talagang ano, ang tawag nga naman dyan, anghel. Anghel yan. Kasi, di ka laging kaya iniiwasan ang networking kasi daw pagkikitaan lang siya ng taong nag-imbita. Yun lagi. Pero ito bang leading brand? Pinagkikitaan ka ba? Pinagkikitaan bin ba kayo ng leading brand? Eh bakit masama ang loob nakikita ang taong nag-imbita sa'yo? Nagigets po. Kung tayo'y kaibigan ng taong nag-imbita, kung tayo'y kamag-anak ng taong nag-imbita, kung tayo'y asawa, kung tayo'y kapatid, abay sumama ka. Bakit? Di mo kakilala ang may-ari ng leading brand na ginagamit mo. Bilang kapamilya, bilang asawa, kamag-anak, kaibigan, sumuporta ka. Tama?
Okay, dahil tayo, hangad natin ang pag-unlad ng kapamilya natin at mahal natin sa buhay. Okay, agree tayo doon? Oh. So, may questions po ba? Uulitin ko ha, mamili ka po 8,500 pang isang buwan, 25,500 pang tatlong buwan, 59,500 pang anim na buwan, and 300,000 pang isang taon. Okay? 300,000 pang isang taon. Lagi kong sinasabi, the best package is family package. Okay? Ngayon, mayroon pa rin yung talagang walang-wala ho akong kapera-pera. Tuturuan ko kayo paano magkaroon ng 300. Oh, yan, tinan, sobra-sobra na yan. Pati pa naman pagkuha ng 300, tuturo ko pa. No? Okay, 300,000. Tingnan niyo yung Facebook account niyo. Possible dyan, may 3,000 kayong ka-friend. Tama ba? Yung 3,000 na yan, kung talagang gusto mong mag-Ifern, utangan mo yan ng tigli-limandaan. Oh, matatawa kayo. Bakit pag may emergency, nagsusulisit? Ito naman hindi sulisit. Wala naman dadalhin sa emergency room. Titestingin mo lang kung pauutangin ka ng 3,000 mong friend. Kwentahin nyo, 3,000 times 500. Magkano? 150,000. Tama? 150. Kulang pa ng kalahati. Tama ba? Kulang pa. Oh, ay, ba't naman lahat ay utangan mo ng 500? Pwede naman ang iba'y 10,000. 5,000. Tama? Ang point ko lang, kung gusto mo talaga, may paraan. Okay, pwede ka din namang magbenta ng mga bagay na hindi mo na ginagamit. O, pwede kang magsangla. Mama, maraming paraan kung gugustuhin mo. Diba? Ngayon, bakit ko pinangungutang? Sabi ng mga tunuruan pa ako ng mangutang. Alam nyo kung bakit? Kasi, ang sasabihin mo sa lahat ng uutangan, babayaran kita, lalo na yung may credit card. Yung may credit card, the best yan. Kunin mo ng 6 months to pay. 6 months ha, 6 months. Sa loob ng 6 months, ang unang month, may pambayad ka na. 74,000. Unang buwan, advance ka pa niyan. Tama? Kasi di ba may minimum amount due? Oh. Sa unang buwan pa lang, may pambayad ka na. Okay, ulitin ko ha, 6 months to pay. May natitirang 5 buwan. Tama? Ay, imposible po. Sa loob ng 5 buwan, hindi mo na-dispatcha itong 308,000 na product. Eh, hindi po. Tamad pa yun, yung 6 months. Saglit lang po ito. Saglit lang nabebenta. Ito po ay worst case scenario lang ang aking sinasabi. Yung lugi time. Okay. Yung 308,000 na yan, madidispatcha mo. Ngayon, may iimik na naman. Hindi ko na-benta. Hindi ko nabenta yung 308. Ay bakit? Hindi ka ba naligo nung 5 buwan? Nagets nyo? Saan mo dinala yung pera? Dinala mo na naman sa leading brand? Eh di dapat dun sa iyong product, binili mo yung toothpaste, sabon, lotion, vitamins, mamalayan mo yung 308 nandun na sa paper bag. Agree? Kaya talaga, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Okay? Ngayon, final. Gusto mo namang gawa ng paraan. Kaya lamang, natatakot ka. Baka pag ginawan ko ng paraan yan, malugi. Di ba, malugi? Yung baka naman gumawa ko ng 300,000, tapos nawala lang, baliwala lang. Eh bakit yung 1 million, hindi ka nang hinayang? Nagigits po? Yung 1 million sa leading brand, hindi ka nang hinayang right now. Pero yung 300,000 na natatakot ka, baka malugi. Gets po? Ngayon, ipagpalagay na bago mo pa nakilala ang Ifern, hindi ka naliligo. Initial capital to. Kunwari lang ha, binibigay ko na lang lahat ng sagot ng pilosopo na tao nakausap ko. Okay, kunwari, hindi ka naliligo, hindi ka nagtututbrush, nagbitaw ka ng 300. Nalugi. Right now, kung ikaw, example ha, 5 taon ng empleyado.
Limang taon ng empleyado tapos hindi natutupad ang pangarap ng pamilya. Panalo o talo? Talo, tama. Talo. Dahil hindi natutupad ang pangarap ng pamilya. So kung talo, limang taon na, anong nakakatakot matalo ng 300? Ay matagal ka ng talo. Walang nakakatakot matalo. Kasi hindi ka naman panalo bago mo nakilala ang Ifern. Tama? Yun ang reason bakit ako sumugal agad ng todo sa Ifern. Kasi wala akong dapat katakutan na pagkatalo. Kasi dumating sa akin ang Ifern, matagal na akong talo. Tama? Ang katakutan ninyo, nakita nyo today ang Ifern, wala kang ginawang aksyon. Habang buhay, hanggang sa mautas ka na, hindi ka patatahimikin ng konsensya mo dahil hindi mo ipinanalo ang pangarap ng pamilya mo. Nakita mo eh. Okay lang sana kung hindi mo nakita ngayon eh. Nakita mo, siguraduhin mo, paglabas ng pinto na ito, ipapanalo mo ang pangarap na ng pamilya mo. Tama na yung talo stage. This time, winning stage. And umpisahan mo yan na ipanalo ang brand na ginagamit ng pamilya mo. So, lagi kong sinasabi, kung gusto mong mabago yung buhay mo, gumawa ka ng bago. And umpisahan mo sa bagong brand na gagamitin sa loob ng bahay nyo. That would be all. Thank you so much. Thank you, Sir Tom. Thank you, Madam Kimi. Thank you sa lahat ng naririto. And kiniklaim ko, lahat kayong inbita ngayon, magiging member ng Ifern.